Andito na naman muli ang inyong ate Maymay upang magbahagi ng pang-40 kwento na ngayon. At ito ay istorya ni Dana. Nasisimulan ko ngayon. Samahan niyo akong pakinggan ito. Noong bata pa ako, maraming karanasan ang nangyari sa buhay ko. Andun yung 9 years old ako, natatandaan ko pa nang muntik na akong maghahasa ng aking teacher. Kalaunan, kapitbahay namin hanggang sa pinapulis namin, pero natalo kami. Kasi yung isa kong kaibigan na nagahasa, hindi na nila itinuloy yung kaso. Hanggang sa naging dalaga ako, maaga akong nakapag-asawa sa edad na 14. Hindi na ako nakapag-aral dahil sa takot sa mga guro. Hindi ko naman sila nilalahat. Hanggang sa nag-asawa ako, lagi naman akong sinasaktan ng una kong asawa. Sampal, suntok, sabunot, tadyak sa loob ng 4 na taon. Ayan ang inabot ko hanggang sa naghiwalay kami. Na kahit na may anak kami, mas pinili kong hiwalayan siya kaysa maging martir sa poder niya. Hanggang sa naging 19 ako, may nakilala akong 39 years old. Siya na yung naging maayos na asawa ko. Naging maayos naman ang buhay namin kahit na hindi naging permanente ang trabaho niya noon. Kahit na ang dami nagsasabi na bakit daw ang tanda ng pinili kong asawahin. Hindi ko sila pinapakinggan. Hanggang ngayon, kami pa rin ang magkasama. Ang nagbago sa buhay ko ngayong pandemic, sa awa ng Diyos, kahit na hindi kami malakihang makakain, basta ang mga anak ko makakain lang, sapat na kami. Nagpapasalamat din ako sa group na PIWAP. Nakakawala kasi ng stress. Ang sarap magbasa ng mga about kay God. Thank you sa admin. Mahal ko kayo. Ito ay maiksing kwento ni Dana. Isa na namang kwento ng pananakit ng asawa. Diyan umiinit ang aking ulo sa pananakit ng asawa na yan. Nakakainis lang ang mga lalaki na nananakit ng asawa. Gaano kaliit ang katawan ng mga babae? Ginagawa ninyong panchombag. Anong magagawa namin sa laki ng katawan nyo? Bakit sa mga dinami-dami nang pwedeng gawin manakit pa? Kung kayo'y mananakit din lamang ng mga babae, huwag na kayong mag-asawa. Para kayong mga walang nanay, para kayong mga walang kapatid, dinaig pa ninyo ang mga adik. Kahit mga hindi adik, meron ding nananakit. Nakakainit lang ng ulo talaga ang mga ganyang klaseng tao. Sinasama ng tala ninyo, lalo na kapag mahal na mahal kayo ng babae. Yung alam nyong hindi kayo kayang iwan, mapagsamantala kayo. Pero hindi natutulog ang Diyos. Lahat ng ginagawa nyo sa mga asawa nyo, sa lahat, sa mga girlfriend nyo, sa kinakasama nyo, babalik at babalik ang karma sa inyo. Tandaan nyo yan. Kaya sa lahat ng mga babae na nakaranas ng physical
na pananakit talaga, physical na emosyon, physical na abuse. Huwag kayong magpakatanga. Oo, mahal nyo. Pero nakakaawa. Nakakaawa kayo. Dahil hindi pagmamahal yan. Kung mahal ka ng isang lalaki, aalagaan ka niyan, hindi ka sasaktan. Hindi tayo pinalaki ng ating mga magulang upang gawing panchumbag lang, panchimbag ng mga lalaki. Kung gusto din naman nila ng mga bugbugan, isali na lang natin sila sa boxing. Total, ganun din naman ang mga ginagawa nila. At least sa boxing, makaranas man lang sila na sila din ay sapakin. Kaya nakakainit talaga ng ulo yung mga klase ng mga pananakit na yan. Kaya laban lang. Pag nananakit ang asawa, ang kinakasama, hiwalayan agad. Maraming mas deserving na magmamahal sa atin. Huwag tayong magtiis sa mga ganyang klase ng lalaki. Kaya hanggang dito na lamang ulit ang kanyang kwento. Piliin pa rin nating maging masaya kahit mapakadaming problema na. Salamat guys and God bless you all.